Hello guys, good morning. Ito ang anong Ate B. Ngayong araw na to, dahil walang pasok din sa South Korea, may time ako na magluto ng merienda para sa aking mga kaibigan. Samahan niyo ako guys na magluto ng pork empanada. Gagawin muna natin. First, gagawin natin magluto ay magmamasa ko ng dough para sa pork, sa empanada. So, ngayon guys, lalagyan natin ng baking powder, 1 teaspoon. Dahil 800 grams yung flour natin, kaya 1 teaspoon yung ilalagay natin ng baking soda, ay baking powder. And then, lagyan natin siya ng 1 teaspoon na iodized salt. And then I put nalagyan natin siya ng butter or star margarine. Ihahalo na natin. May nalagyan ko na ng isang itlog yung guys. Tapos i-mix lang muna natin. Mix siya natin. Ganyan siya guys. Mix lang hanggang sa maghalo-halo na yung maihalo na yung baking powder at saka yung salt at saka yung harina. At saka maano na rin yung itlog. At saka yung butter. Mamix na muna. Lamas lang. Hanggang sa ma-sure natin na naghalo na yung mga ingredients na mix. Nahalo na maigi yung mga ingredients natin. A few moments later. Unti-unti natin ilalagay ang gatas or milk. Kunti-kunti lang para hindi siya masobrahan. Add pa natin ng gatas. Moment. One eternity later. Just lang guys, hanggang sa makita mo ng parang na siyang mapino. Mararamdaman mo naman kapag yung alam mong pino na siya. O, ayan. Pino na siya, guys. Pwede natin yung ganyan. Bilugin ng ganyan. Tapos, i-wrap natin siya ng plastic at ilalagay natin siya sa ref. Dito lang sa baba, hindi sa freezer. I-wrap siya natin, ay i-press siya natin ng mga 1 hour. So, a few moments later. Irarap ko po na siya guys para ilagay sa rest. Para antay ko muna hanggang mag hanggang 1 hour. Maganda na siya. So, nakalagay pa yun sa ref. Yung ating gagawin do, magluluto naman tayo. Iluluto natin ngayon yung pork. Ito siya. Ito ang mga ingredients niya, guys. Giniling na pork. Green fish.
ginahit na onion. Dapat pare-parehas ang gahit niya ng pare-parehas yung slice niya ng ang tawag dito ng carrot at saka ng potato. Tapos meron din tayong maglalagay tayo ng paminta. Yun guys. Samahan niyo ako sa pagluluto, ha? Ngayon yung ating kawali, kaya maglalagay tayo ng konting mantika. Yan. Konting mantika. Huwag masyadong malakas yung apoy, guys. Ilagay na natin ang ating garlic. Actually, kahit wala ng garlic, ano na lang, sipuyas lang, onion lang. Pero nilalagyan ko ng para pang pa-bangba. Konti lang, antayin lang natin siya na mag golden brown na konti. Tapos ilagay natin yung ating sibuyas. Tayo lang natin ng napumula ng konti yung sibuyas eh, para lumitaw yung lasa niya kapag medyo mag-brown-brown siya ng konti para hindi siya malansa. Alam ko, alam niyo naman din to eh, kaso syempre kanya-kanya tayong way na kung paano magluto. Tapos ilalagay na natin yung ating ginili. Wala na siya ng konti. Para yung lasa ng sibuyas, pag medyo brown, masarap siya. Kasi pag hindi siya parang hilaw siya, para siyang iba yung lasa na. Mamaya na natin sa lagi ng asin guys, kasi ba mamaya mapaalat eh. Ano yan, lagay ko lang asin muna yung soup. Yan, lagyan ko siya ng pork cubes para malasa yung ating lalagyan na yung ating pork cubes guys, yung lalagyan natin para malasa siya. Kaya mamaya na sa timpla ng asin kasi minsan napapaalat na eh kapag yung ano kasi may lasa na yan. Yung medyo maalat na. Ayan guys. Lagyan mo na rin sa lang. Hindi, actually hindi talaga ako naglalagay ng baking eh. Kaya naglalagay lang ako ng
ng konting magic syrup, guys. Kinakalahati ko lang yung magic syrup kasi meron na siyang ano eh. Meron na siyang cube kaya nalasa na siya. So, ngayon guys, antayin muna natin siya na a few moments later. Yung carrot at saka patatas. Tapos i-add na rin natin yung green fish. Tapos mag-add tayo ng konting water. Para maluto yung mga ingredients. Takpan ulit natin siya guys para maluto yung mga nilagay natin yung huling ingredients. A few moments later. Inin-inin pa natin ng konti para lalong para lumambot pa yung mga ibang ingredients, guys. Habang yan siya, guys. So, ganda niya tingnan. Pwede rin siyang ilagay sa puto pao. Sa susunod, guys, ituturo ko din sa inyo kung paano gumawa ng puto pao. Pwede rin itong panglagay sa puto pao sa loob niya. One eternity later. So, ganito, guys. Papalaparin lang natin itong hati natin kasi para hindi mahirap palaparin itong ginagawa natin. Saka natin ipupush ng ganyan. Push lang ng push. Ganyan. Hanggang sa lumapad. Ganyan. O, lagyan mo siya ng pampang. Ganyan siya, guys. Ganyan. O, di ba? Ganyan. One hour later. So, ito nagawa natin, guys, na dough. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano magbalot ng ilalagay dito yung fillings natin na niluto natin kanina. So, mamaya, guys, samahan niyo ako. One eternity later. So, ngayon, guys, ang gagawin natin tapos na tayo magawa ng dough, kaya magbabalot na tayo ng empanada. Maglalagay na tayo ng filling. Maglalagay na tayo ng filling ng empanada. Ganito. So, ganito lang, guys, ang paggawa ng paglalagay ng filling. So, ganito lang ito, guys. Make sure nyo na magdedicate siya. Pagdidikitin nyo itong mga ito para hindi siya ma-open. Sa magkabilang dulo. Ganyan siya, guys. Sure, guys, para hindi siya mabuka. Tapos, ang gagawin natin, para lalo siyang masarahan, mag-seal siya, hindi siya mabuka, ipupost natin ang pork like ganito. At magkakaroon din siya ng pinaka-design. Maganda siya. Diba? Maganda siya. Pagkatapos mo dyan sa kabila, ikakabila mo siya para talagang mag-shield siya.
Hindi siya mabubo kapag perineto siya. Di ba? So, magaling pa na siya, guys. Ganon din ulit. Ang gagawin natin. Maglalagay ulit tayo ng peelings natin at same lang ulit sa ginawa natin kanina. Hanggang sa matapos yan, guys. A few moments later. So, guys, ito na yung finished product natin. Yan lang yung nagawaan nyo ng ano, ng 800 grams na ano. Pwede tong pambenta, pang negosyo, guys. Mag-umpisa na tayo ngayon mag-fry. Umpisa na natin mag-fry. Medium heat lang na ating kalan. Para hindi siya kaagad-agad masunog. Yan. Lalagyan natin ng mantika, guys. Hanggang kailangan deep fry siya kasi pag yung konti lang ang mantika, mapangit ang kalalabasan niya. Init na yung ating mantika. Maglalagay na tayo ng ating empanada. Kasya lang siya, guys. Hindi pwede magdikit-dikit kasi papangit siya. Yan. So, antayin lang muna natin siyang mag-golden brown. A few moments later. Medyo ano na, brown na sa kabila. Baliktarin lang natin, guys. Parang magpantay ang kanyang kulay. Pwede nyo itong gawing business. Yung mga nasa bahay lang na nanay, pwedeng mag-business ng ganito. Madali lang naman itong gawin. One eternity later. Ayan mga guys, ito na ang ating finished product na empanada.